Ganda naman ng umaga, ma'am. Daisy Villa po. Ako nga. Ito. Ito po. Pogi? Magkano ba? 200 lang po. 200? Ay, yan, 500. Sukli po. Nako, tip na yung sobra. Salamat po. Maganda na, mabait pa. Ano? Sakto lang. Talaga. Pwede bang selfie tayo? Ah, sige po. Salamat po, ma'am. Ay, teka. Ano bang pangalan mo? Demboy po. Basta mag-order po kayo lagi. Ako nagdi-deliver dito. Sige. Bye. Ingat po. Salamat po. Ingat. Eh, bakit mo sinarado yung bintana? Ah, wala po na eh. Buksan mo na, nang pumasok ang hangin. Sige na, ako nang bahala rito. Ha? Eh, bakit parang hindi ka mapakalit kapag may dumadaan ng motor? May iniintay ka bang delivery online? Wala ko, Nay. Paano naman ako order online, eh wala naman po akong load. Tsaka, gustuhin ko man umorder, wala naman po akong pambayad. Anak, pasensya ka na, ha? Sapat lang ang kinikita ni Nanay. Hayaan mo. Kapag nagbayad na sa akin si Mrs. Ong sa paglalabada ko, bibigyan kita ng pang-order at saka bibigyan kita ng pang-load mo. Huwag yun na po akong isipin, Nay. Eh, ako nga po itong nahiya sa inyo eh. Sa edad kong to, eh, umaasa pa rin ako sa inyo. Kung di naman sana ako nagkaganito, eh di sana ako yung sumusuporta sa inyo. Ano ka ba naman, eh? Ha? Dadalawa lang naman tayo simula nung namatay ang tatay mo. Tsaka anak, hindi naman tayo maluho. Sapat na yung nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Papasaan pa't nakakaraos din tayo. Huwag kang susuko, anak ha. Huwag kang susuko. Ay, hello po. Ito na po yung parcel niyo. Ayan. Thank you, ha. Salamat po. Sige, sige po. Bye-bye. Angie, naku po, Inay! Bakit? Ha? Ano yun? Ngubite. Kumaway. Nagbabay. Sarap ang buhay. Uy! Ano ka ba dyan? Tumigil ka nga dyan, Shane. Nay naman. Galit agad. Hindi naman ako nagagalit, anak. Kung crush-crush lang yan, okay lang yan. Ha? Ayoko lang na umasa ka. Hindi naman po ako umaasa na eh. Hindi ko nga po siya kilala eh. Hmm? Napapansin ko, isang araw ka pang ganyan, parang tinamaan ng bulalakaw. Hindi ba? Normal naman lang yun, Nay. Ah, basta, ha? Wag na wag mai-in love, lalo na sa kalagayan ko. Tanggap ko naman na po yun, Nay. Kaya, crush-crush lang. Anak, magdasal lang tayo, ha? Kamag-alala. Magkakapera din tayo. Mapapagamot din kita. Kaklaim ko po yan, Nay. Kaso, mumiti eh. Kumaway eh. Naku, nagbabay pa nga eh. Nagbabay pa. Ay, naku, anak. Yung mga ganyang klase ng tao, pa-fall yan. Huwag ka basta-basta magtitiwala. Ha? Eh, paano kung nahulog ka? Sasaluhin ka ba? Ay, nako.
Nako, Remboy. Akin ulit yan, no? Remboy? Remboy! Ay! Ano? Sorry po. Ito, Remboy. Awit lang po sa sukli. Ah, aba. Keep the change. Ay! Malakas ka sa akin eh. Thank you po, ma'am. Salamat Welcome. Po. Welcome. Basta balik ka, ha? Kay Shane Custodio? Ako nga si Shane. Sigurado ka bang ako yung hinahanap mo? Shane Custodio po nakalagay dito eh. Pero wala naman akong ino-order online. Baka naman po ibang Shane. 143 Rosal Street, Barangay Mapagmahal. Tama po ba? Tama naman. Kanino ba galing yan? Wala akong pambayad dyan ha. Eh, wala po nakalagay kung kanino galing eh. Pero picturean ko na lang po kayo na hawak yung parcel. Okay lang po ba? Yan. First time ko makareceive ng ganito. Talaga po? Ngayon lang? Kasi talaga ako umorder ng mga ganyan online. Eh, baka from special someone yan. Sige po. Una na po ako. Ano nga palang pangalan mo? Remboy. Thank you, Remboy. You're welcome, Shane. Oh, eh, kanina naman galing yan. Hindi ko po alam na eh. Dineliver lang ng rider kanina para sa akin daw. O kanya ba galing mismo yan? Wala po nakalagay ng pangalan eh. Basta dineliver. Hindi mo nga kilala kung sino nagbigay sa'yo niyan, inilalantakan mo na. Man naman. Ngayon lang naman po ako nakatanggap ng tsokolate. Tsaka, mukhang special pa oh. Sarap kayo. Patikim nga. Mm. Sarap nga. Balot pa lang, oh. Parang special na. Basta, wala na akong pakialam kung sino man nagbigay nito. Basta, dineliver ni Remboy. Sino naman yung Remboy na yan? Yung writer. Nakilala mo ka agad? Ma, tinanong ko lang po kung sino yung nag-deliver para alam ko. Ay, naku. Alam mo ikaw ha, hindi mo kilala kung sino yung nagbigay sa'yo, nagpadala sa'yo. Tapos kinakain mo na yan. Mamaya may laso na yan, no? Hmm? Laso na agad na eh? Nega agad? Mabuti na yung nag-iingat kesa mapahama ka. Pengi pa, masarap pala to. Sarap, diba? Sarap. Ito na po yung delivery niyo, ma'am. Para sa akin, thank you. Yung bulaklak. Ah, sa akin. Ay, hindi po eh. Ah, eto. Salamat po. Shane Custodio, may nagpadala po ulit sa'yo. Ah. Para sa akin na naman? Oh, sa inyo po yan. Ayan. Kanino na naman to galing? Eh, wala po talaga nakasulat na pangalan eh. Pero, picturean ko na lang po ulit kayo na hawak yung bulaklak. Okay lang po ba? Ah, Remboy. Ah, pwede mong makainom ng tubig? Eh, bakit hindi ka ba nagdadala ng tubig mo? Eh, nakalimutan ko po kasi yung tumbler ko eh. Tubig lang naman hunay. Sige na, maupo ka na. Ay, huwag na, okay lang. Dito na lang ako. Hindi, pumasok ka na. Maupo ka. Ah, sige.
Huwag ka mahiya. Pumasok ka na. Di, okay lang po. Nakakaya naman po eh. Nagtataka ka siguro kung bakit tuwing dumadaan ka dito eh, lagi akong nakaupo lang dito, katabi ng bintana. Hindi ko na kasi maigalaw tong dalawang paa ko eh. Matatatlong buwan na. Kaya ginawa na ako ni Nanay ng espesyal na upuan. Para naman makadunga ako sa labas. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Pasensya na sa pag-uusisa ko ah. Nahulog kasi ako sa mataas na bahagi ng hanggan sa eskwela. Tuloy-tuloy ako nahulog hanggang sa pinakababa ng hagdan. Nagkalamat yung pelvic bone ko. Wala naman kaming perang pang-opera o pang-therapy man lang. Kaya mula nung tumigil na ako sa eskwela. Pero iniisip ko na lang may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari to. Dahil may mangyayari sa akin na mas maganda pa. Ganito na nga ako, magiging malungkot pa ba ako? Tsaka, nung nakakalakad pa naman ako, wala naman nagbibigay sa akin ng bulaklak o tsokolate, di ba? Tama. Lagi lang tayo positibo sa buhay. Tsaka, ngayon na kaya ako nakatanggap ng ganitong kagandang bulaklak? Bagay sa'yo. Para kang prinsesa. Kung sino man ang nagbigay nito, sana magpakilala ka na. Salamat po. Di ba magde-deliver ka pa? Opo, opo nga po pala. Sige po, una na po ako. Baka nakakabahala na po ako sa inyo eh. Salamat po ulit. Remboy, kung kakilala mo man yung nagbibigay nito, pwedeng pakisabi, salamat. Lagi niya kasing napapasaya yung araw ko eh. Sige po. Sino ba kasi nagbibigay sa'yo niyan? Hindi ko nga po alam, Nay. Baka sa'yo ang kutob ko eh. Ano bang kutob niyo, Nay? Basta. Ayaw niyo po ba ako maging masaya? Anak, hindi naman sa ganon. Ayaw lang kitang masaktan. Ayaw lang kitang umasa. Delivery po, ma'am. Kanino naman galing yan? Hindi mo ba ako pipicturean? Hindi na po, ma'am. Alam po na nagpabigay niya na i-deliver ko po sa inyo. Ha? Paano? Nandito ba siya? Hindi po, ma'am. Salamat. Galing to? Yung tsokolate, yung mga bulaklak, galing din ba sa'yo yun? Sana nagustuhan mo. Ba't mo naman ako bibigyan nun? Wala lang. Deserve mo kasi. Pero buti ka nga, no? Kasama pa rin nanay mo. At least may nag-aalaga sa'yo. Ako kasi, maliit pa lang ako namatay ng nanay ko eh. Tandaan ko noon, nagkaroon siya ng malubhang sakit. Makalipas ng ilang taon, lugas ako na ulit tatay ko. Kaya mula noon, kay kuya na ako tumira. Siya na rin nagpaaral sa akin mula high school hanggang college. Pero siyempre, may pamilya na yun eh. Hindi na niya kinaya na supportan ako sa pag-aaral ko. Kaya, humito ako sa pag-aaral. Ito, nagtatrabaho. Delivery boy pa rin hanggang ngayon. Alam mo, kahit di ako nakatapos ng pag-aaral, ang importante, sipag, tiyaga, diskarte, at higit sa lahat, pagtitiwala sa Diyos na hinding-hindi niya ako kaya pabayaan. Ready ka na? Yan. Yan! Dahan-dahan na, okay? Lagay ko lang muna to ah. Okay lang ba? Yan. Yan.
Okay ka? Dahan-dahan lang, ah. Nakatakot pala yung ganito. Trust me. Ako bahala sa'yo. Dahan-dahan. Iyan. Huwag ka dyan umawak sa balikat ko. Sa bewang ko. Ayan. Uy! Ang higpit masyado. Baka hindi ako makahingin, eh. Yan. Tama lang. Ready ka na? Trust me? I trust you, Remboy. My dream boy. Ano yun? Ha? Ang sinabi ko. Ah, wala. Wala ba? Wala. Okay, ready? Ready. Ready. Okay. Hawak ka lang. Masaya pala. Mag-enjoy ka? Hindi na ako takot. Sabi ko sa'yo, ako bahala sa'yo eh. Tara. Let's go. Dahan-dahan. Ako bahala. Ang hagdan. Dahan-dahan. Okay ka? Okay. Kaya? Dahan-dahan lang. Yan. Okay. Mag-usap nga tayo, anak. Tapatin mo ko. Kayo na ba ni Remboy? Hindi po, Nay. Hindi pa. Nawala lang ako saglit. Nagpatangay ka na. Nay naman, pinasyal niya lang po ako. Pinagdaanan ko na yan. Hindi ka na nga makalakad eh. Sumama ka pa. Papaano kung may nangyari sa inyong dalawa na hindi maganda? Papaano kung na-aksidente kayo? Magtiwala naman ho kayo sa akin, Nay. Sa'yo may tiwala ako. Pero diyan kay Remboy, ewan ko. Pakinggan niyo lang po ako, Nay. Oo, dati naranasan ko naman yung mga crush-crush na yan, pero ewan ko, iba na po yung nararamdaman ko eh. Gusto ko, lagi kami magkasama. Iba na po yung nararamdaman ko, Ma. Parang first time ko. Ano? Anong first time? Diyos ko naman, may nangyari na sa inyong dalawa. Ano ba naman yan, Shane? Paano kita pagtitiwalaan? Hindi po. Hindi ko naman po gagawin yun. First time, ibig ko pong sabihin, first time ko pong may in love. Yan ang abang sinasabi ko sa'yo eh. Maghinay-hinay ka naman, Shane. Ikaw lang ang inaalala ko. Ayaw kitang masaktan. Na hindi mo pa nga kilala ng lubusan niyan si Remboy eh. Hindi mo pa alam kung talagang tanggap niya ang kalagayan mo. Eh bakit po? Simula pa lang eh, parang tutol ka na sa kanya. Sino ba naman ang lalaking papatol sa isang lumpo? Ha? Sabihin mo nga sa akin, ano yung kukuha ng bato na ipopokpok niya sa ulo niya? Hindi po ako lumpo, Nay. Tatlong buwan ka nang hindi nakakalakad. Eh, ilang taon na po ba tayo naghihirap? Mula nung nawala si tatay, nawalan ka ba na pag-asa? Hindi naman, di ba? Kayo pa nga po yung nagsasabi na makakaahon tayo eh. Makakalakan po kong muli, Nay. Siya ko na lang po ulit kayo, nakawag yung bulaklak. Okay lang po ba? Bumili po ako ng ulam para sa inyo ni Shane. Dadaan ko po sana sa inyo kanina, kaya lang po, madami po akong delivery eh. Hindi pa naman kami nagdidildil ng asin. Ay, hindi po yun yung iniisip ko. Ang gusto ko lang po sana eh, makatulong kahit papaano. Pwede po ba magtanong? Gusto ko lang po sanang malaman kung kailan yung birthday ni Shane. At bakit? Wala naman po. Gusto ko lang po sanang malaman. Sa katapusan ng buwan na to, mag-usap nga tayo, Rembo. Seryoso ka ba talaga sa anak ko? Sa dinami-dami ng dagok na naranasan niya sa buhay, ayoko nang madagdagan pa yon. At kung hindi lang naman din busilak ang intensyon mo para sa anak ko, at lolokohin mo lang siya, binabalaan kita. Layuan mo na ang anak ko.
Gusto ko rin po maging tapat sa inyo. Masaya po ako nakasama si Shane. Masaya ako na nakikita siya. Seryoso po ako sa kanya. Tanggap mo ang kalagayan ng anak ko? Kahit alam mo na maaari siyang malumpo habang buhay? Hindi ko naman po iniisip yung kapansanan ni Shane. Mas umaasa ko na makakalakad at gagaling ulit siya. Handa po ako gumawa ng kahit anong paraan para lang matulungan siya. Handa kang magsakripisyo para sa anak ko. Lahat na po yata ng sakripisyo na gawa ko na sa buhay ko. Sanay po ako sa hirap. Pangarap ko po sa buhay, makaahon. Kaya po ako nagsisikap magtrabaho. Maging delivery boy, handa po ako magsakripisyo para kay Shane. Sige po, magde-deliver na po ulit ako. Ingat po kayo. Ate, alam niyo po ba kung bakit ilang araw na pong walang tao sa bahay nila, Shane? Kay Ate Ida? Oh, kay Ate Ida. Nakita ko nung isang gabi lang. Sinakay sa tricycle si Shane. Umiiyak sa tindi ng sakit ng mga binti niya. Si Shane, sana may hindi malugba ang lagay niya. Alam niyo ba kung saan ang ospital? Sa public hospital, sila lagi nagpapatingin. Salamat, ate, ah. Gandang araw po. Nalaman ko po na isunugo sa ospital si Shane. Nung isang araw, binuhat ko si Shane, dadalhin ko sana siya sa kwarto. Nawalan kami ng balanse, kaya nahulog kami pareho sa sahig. Tapos bigla na lang nagsisigaw si Shane na masakit na masakit daw ang binti niya. Kaya tinakbo ko na siya sa ospital. Kasalanan ko to. Huwag niyo pong sisihin yung sarili niyo. Hindi niyo po sinasadya. Kamusta na po si Shane? Sabi ng doktor, kailangan na ma-operahan ni Shane. Wala kaming perang pampa-operahan. Kailangan na daw malagyan ng bakal yung binti niya. Hindi ko na alam kung kanino kami lalapit. Ito po, ito po. Makakatulong ba ito kahit papano? Tanggapin niyo na po. Para kay Shane po yan. Nakakahiyaman, anak. Pero tatanggapin ko to. Ibabalik ko to sa iyo kapag nakabalik na ako sa paglalabada ka. Huwag niyo pong isipin na ibalik. Tulong ko po yan. Para kay Shane po. Maraming salamat. Pwede ko pong dalawin si Shane? Matutuwa siya pag binisita mo siya. Mauuna na ako. Maraming salamat. Opo. Anak, halika na. Halika na. Ayan. Dahan-dahan ha. Dahan-dahan lang. Halika na, anak. Hello po. Ay, salamat. Po, ingat. Anak, yung ulo mo. Yung ulo mo, anak. Kaya? Ayan, halika na, halika na. Dahan-dahan, ha? Kaya? Kaya, kaya. Kayo ah, may sikreto kayo, no? Para sa babae, nagpapasaya ng buhay ko. Para sa babaeng inspirasyon ko at tinatangin ang puso ko. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Shane. Happy birthday. Anak, yung wheelchair na yan, sila rin yung grupo na tumulong sa atin. Sila yung sumagot ng operasyon mo. Ikaw? Nabanggit ko sa boss ko,
minirefer siya na doktor. Tutulungan ka daw niya. So pinuntaan ko yung doktor, pumunta ako sa organisasyon nila. Ayun nga yung NGO. Tumutulong sila sa mga PWD. Pinigay ko lahat ng mga impormasyon na kailangan nila about sa'yo. Kaya ayun, sinagot na nila yung pag-o-opera mo. Maraming salamat, Remo. Ito na yata yung pinakamaligayang kaarawan ko. Mahal kita, Remboy. My dream boy. Mahal na mahal kita, Shane. My son, Shane. Ibig sabihin, talaga? Patawarin mo ako, Remboy, ha, sa pagdududa ko sa'yo. Nagkamali ako. Maraming salamat, Remboy. Ikaw na talaga yung sagot sa lahat ng mga dasal ko. Anak? Ma. Anak, happy birthday! Wala akong regalo sa'yo, kundi ang buong pagmamahal ko. Maraming salamat po, Nay. Mahal na mahal ko kita. Mahal na mahal din kita, anak. Na umiyak. Ikaw din, Nay. Ikaw nagsimula. Maraming salamat, anak. Salamat sa pagtanggap sa akin, Nanay. They left me this lechon business. Kailangan ko mag-focus para hindi malugi itong business. Concern lang din kasi ako kung sino na ba yung nagmamanage nito. That's me po. That's why I'm here. Ha? Sa ganda mo yan, di ka bagay dito. Ano tong ginagawa mo? Binabasya tong litsura sa social media. Kawawa naman si Kuya. Pinaghirapan niya tong ipatayo, tapos papapabayaan lang?